game 2. Game 2 na ng ano, TNC versus Omega. Sana makabawi yung TNC, no? Bias sa TNC. So, yun, sana, ano, sana mabigyan tayo ng magandang laro parang yung game 1. Close fight. So, yun. Ang nakita natin sa game 1 is yung prangko ni Chuck Nu. Tsaka yung binuot ni Kelra. Si tingin ko binuot ni Kelra. Yan, nahinaan ko pala ang volume. Yan yung Beatrix. Yan. Kasi ayaw mo pa rin. So, yan guys. Now, ang your TNC, dalawa problema mo. Beatrix, Grock. Sino kayo dito, guys? Sino kayo dito? Sino nga ba ng TNC? Taking the time to ban. Good point din, meantime, kay kung babalik ngayon ang mismong comfort pick ng Filipino Savage for OMG. This ano kaya makikita natin mga jungle? Ako talaga gusto ko Akai. Gusto ko makita ng Akai. Kasi, guys, yung Akai, di ko kayo sa, di ako sa naggagawa ng kwento. 100% win rate kami sa Akai ko, sa scrim. Sa sobrang lakas niya, promise. Nasa kanya na lahat. Yung Akai, mabilis mag-clear ng jungle. Malakas sa turtle. Malakas dum- mag-dep ng mga core. Tapos malakas din, ano, umi- magpunta ng kalaban. Promise. 100% win rate ko sa Akai. Sa screen. Dapat i-fryo ng both teams ang Akai jungle. Kasi sinayak ko sa kanila na 100% win rate ako dun sa screen. Ay, legit. Kaya di ibaban na yun ng mga Indonesian teams. Nang yung mga kalaban natin, Siki, sinabi mo. Sabi. Puro physical ang pick ng TNC. Ako kay Omega, I would ban mages. Kasi 3 physical na yun, no? Uubusan ng jungler. SDZYZ, pero may lag. Pero yung pick Brody, legit. Brody. Brody? Sabi mo Brody? Walang nagsisever, ha, in fairness. Kaya nga eh. Kabura, burst down. First pick, ano to? Karina. Tas ito. But yeah. Kaya, ano meron sa Lilia? Kasi nga, ano, pinakatanong TNC kung paano dinurog ni Escalera gamit yung Lilia, ang Xavier. Ano, I forgot kung anong kalaban nila nun. Is it Omega? Ah, Omega rin kalaban nila. Hmm. Yung owner sila, Lilia Loli. I'm seeing the Ruby against the Cho and the Brody. Pero may potential din na mag-iba ng ruta. May Angela potential. Ano pa open kay ano? Kay SD na hero. Honestly, I'm not gonna be surprised. Oh my God, are we gonna see some Barats or Hylos? Pero wag kasi may Lilia. Yung pagbadagdag tunaw din, you know, for the damage. Wag kang magbabarat. Lang Harry Angela kasi. Pang taman mag-high or what? Ano pa pang pwede ng hero? Pero kasi sila lang Angela, parang more on the magic damage box siya. Walang box siya. Nakaban siya ka Balmond. Pero, round 2, landslot. If ever approach mid-game na iwala. Malay mo sila mag-akay. Yan yung sinasabi mong akay. Yeah, yung rated armor magiging malaki problema. Uy! But again, if... Oh, si Tori, kita agad oh. Uy, nandun eh. Tapos may drop? Nawala eh. Wala pa nga last pick eh! No! Kaya nga, eh ba't inaano mo na yung camera? Hindi, nawala eh. Ayun, landslot for the second time. Ah, landslot pa pala is open. Landslot yung kinuha nila, and again, ito yung landslot ng TNC. Bentings, no need. Magpropose, manalo lang. Ah, sweet. Oh my God. Pwedeng gawin ni na ano ng TNC yung ginawang ano, strategy na... Kung ano, tingin ko ano yung mga MPL teams di lang na-practice yung Akai ngayon. Kaya hindi nila pinipick. Yaba ba sila kung mag-Akai sila or hindi? Sayang, ganda sana ng Akai. Mga nangyaya sa ano man ipakita sa Cibol din natin mga naipakita yan. Okay. Wow, Chuck. Dumang gugulo. Nanggaling sa Red. Bab! Grabe, nag-lag. Ano nang nangyari? Nawala na internet. Nawala ng internet! MPL! Mahabol siya. Ay, yan na nag-start na. So, yan nag-start na, guys. MPL natin and now, nasa season 9 na tayo, and ngayon, nasa game 2 na rin. Eh, nung may mahabol siya yung Pokemon, sinabi mo sa akin. Ibas mo sunod. Yeah, ay, yung gusto ko. Iba pala itong Arceus. First minute in. Ano nangyari? Nag-invade si Chuck no ah. Walang namatay. Nakuha ni ano, ito max yung... Ay, ni... Ay, grabe. Ito max yung ano, Scuttler. O nga no. Sila dito nagkakaroon ng slight advantage. Escalera. Ayaw pa ano yung Escalera. Ano ba naman yan? Dalawa bit. Ay, nag-start na. Yun, nag-start na din. Back pa nga. Woo! Guy Omega! One shot!
One shot! TNC! Isa pa TNC! Laban na tayo, game number 2, Omega versus TNC. Ayan na! Turtle agad! Grabe, mga nakapresa agad sa turtle, oh! Level 4 si Crab, level 10 si Renzo. Nagpa-level 4 si Chakno. Lugi ano dito. Pero makakuha na bago pa makakuha si Chakno. Uy, nagkamil ng Dickers si Chakno! Uy, Bentings! Trade lang. Patay yata si Escalera. Ay, nag-lag! Boy ba to? Boy ito. Makakaligtas pa ba, anak? Ay, hindi. Ano ko, parang si Gerda makakuha ng kila. Naharangan! The Wall of Jack Mamba. Malapit na yon. Bakit puro, ba't brody kaya, no? Ano meron? Saan nakakuha ng first turtle? This is still macro gameplay by TNC. One level ahead. Grabe si Chu, makasecure ng turtle. Diba? Kamisado niya eh. Pati yun, no? Kamisado niya yung lance eh, no? Grabe. TNC, but still, this is foretelling of what could happen. Naku. In the late game. Omega is mukhang solid solid ano to, direct si Krama. Masyado bang malaki cam natin? Sakto lang. Sakto lang ngayon. Alas ka sa ka-size lang na ano, hindi ka lang kita yung players ng TNC. Ay, ng Omega pala. Turtle ulit to, turtle ano ulit, turtle part. Kanyang jungle. Kaya nga makikita natin yung slight difference. 100 gold dito naman from full side of TNC. Sila definitely ngayon yung may hawak ng... Naku, baka ma-edge ng ka-escalera. Mag-de-decide na tara, i-in na natin yung ka-escalera. Pero napakasakit, may sipa pa, papasa pa balik. Pero hindi... Kakatakot yung naman escalera doon ah. Defensive. Wala siyang ano, payong. Doon sa Cho Bentings. Set up sa turtle in 10 seconds. Pero SC, praying on eto Max. Force out yung black shoes para wala na sa box si Eto Max, pero there will be a recall for the support. Naku, magbublue pa si ano. Si Chu. Mali si Chu doon. Madadali. Pati lamang yan may Chu eh. Masisipa si Ryzen dyan. Nice. Lugi yata TNC dito. Yan na pupog sila. Pero Bentings going on low. Buset si ano, Edo Max o. Dito ng payong pero magpipili na siya mag-figure out. Oh! Ay, nako! Sobrang grabe. Super good yun para sa inyong Omega. Namatay pa si SD o. Makikita natin agad, nakapag-build up na ng items dito yung Omega. Nakapag-build up yung Omega nga, totoo. Ni Ryzen, definitely one of the toughest junglers to contest objectives with lamang si SDZYZ, by mind you, and full stacks din yung kanyang passive, pero si Ryzen pa rin ako Grakno pala to, B. Ayoko nga. And this is Kelra establishing control in the gold lane. Napag-usapan natin ito kanina, this is very crucial for both teams, yung gold lane control, and this time around, it is the Barangay Omega that secures the lead here in the gold lane. 5 minutes in, Keller naka-utilize ng outer turret energy shields. Lamang din si Eto Max, sa mid. Ngayon, objectives ang gusto kunin ni SD. Bencio, gusto mo ito mipensa? And the execution, napakasakit. Galing ng tower dive nila doon ah. I-take down si Renzo plus the turret. And dati sa trade mo lang. Oy, nice flicker. Push ng Omega sa may bandang ibaba. But this is a different story. Ngayon, si nag-flicker si Chuck na dito. Pero mukhang ikukuloy ata nila. Makatirin daw si Escalera magani, mag-gags. Level 8 si Eto Max, parang ang taba niya. Smart Omega yung dedicate ng pressure and skirmishes in the gold lane, once again. Parang labanan ng ano, dinidini talaga nila kay Escalera yung ano, Lilia. Ayaw nilang pahawakin ng Lilia sa Escalera. Kasi kanina pat iniipit ito na Smart Omega, pero kabalik ka naman dito ginagawa ng Smart Omega. Nag-react kayo sa may bottom lane, explain naman yung pupuntahin natin. Walang bigger si Kram. Tatlo ang gusto kumuha kay Kram. Uy, kala ko mabubuhay eh. Kinuha ng Omega ang kill. Ito yung buwan sa ano, Lilia, no? Hindi yung basta-basta papatay dahil sa black shoes. Ang advantage na mo, gaganon lang siya. Makakuha sila dito ng turret.
Kapalit lang ng isa, pero mukhang may keep it ata si Renjo sa gitna. Tatlo! Plus that report memory. Trade-trade so, lang. Yung ilang nila nakuntas na yung turtle. Turtle take from the side of the left. Nice. Pares, ano, dumataba yung gold gleaners. Yung marksman. Namang sa level si Esty in fairness. Ay, sakto lang pala. So, sobrang kabisado ni Esty yung lance. Kahit ginagamit niya ng pang dash yung SS, eh, no? Grabe. Grabe nga. Kabisado yung dash. Sobrang patay naman tayo ng ano, yung love ng game 2. Grabe. Game 1, ano, laki ng lead ng TNC eh. Pero the same, super pantay lang oh. Parehas yan ng tower push. Grabe. Gold lead, same na same. Pero ito yung kagandahan kay SDGYD. Alam niya kung kailan lang talaga kailangan gamitin. Grabe. Exactly yung mga timers. Look, parang feeling ko pagka na-knock up siya ng isang best, patay na siya. Hindi. Yo, pwede. Of course, pati yung gold. Si Escalera medyo naging sacrificial lang na rito, no? Siya, yung parang ginagawang pressure na lang ng TNC para sa mga pwedeng... Objective taking lang talaga TNC, yo. Dahil naiwan to ni Esmeralda. Again, they get another objectives. Ito yung rotation ng TNC. Dito sila talaga sobrang galing. They give something out to the enemy para lang may makuha sila. Again, yung mid lane binibigyan nila kay SDCYZ para makapwesta si Escalera sa mga objective takes nila ng Smart Omega. Ouch. Again, it's a matter of mid lane control, pero ito mas... Ooh! Ay, grabe! Maganda nagiging strategy ngayon ng Omega and TNC. Patient, cautious, trades for trades, calculated risk. Same lang ng gold yung marks naman, ha? Ano na? Same lang ng gold. Maganda ang mission control dito ng TNC. Again, dahil meron silang payo kay Escalera. No, but, this is gonna be leading. Labang sa level si SD. To try and contest. Pero makita naman natin may level advantage actually si SDZYZ over Ryzen. Bottom lane, 1v1 with a great one. Jungler vs. Jungler. Hindi kaya ng lance yung ano, 1v1. The Lord is the main priority here. Naghihintayan. Tank over, ano no, damage. Yeah. Unang gagawa ng first move, Ryzen with a Guardian helmet. Depende kung yung ano, yung tank may damage. Kasi po, tragis si Karina, kahit if you're tank mo, lakas sa katang bawas eh. There's a lot of sustain here for Smart Omega. And makita natin is, sa ngayong playoffs na sobrang crucial ng Guardian helmet pickups for the jungler style. Oo, ako di na ako, di ako sanay nang walang Guardian helmet yung tank ko. Especially with the Lilia in the bro, I mean the Kagura in the Brody. Pwede no, actually, tas ano, ang burst lang, ang ano lang nila, HP base na hero. Ako, nagkamali. Ang HP base hero lang, ay. Naku, ha. Oh, Benteng! Oo, naano ni Benteng sa pigilan. Ay, patay si Eto, mukyata. Eto, Max goes down. Pero ngayon, babawi ata sila. Ryzen may iitit nga ba? Pero, ay, wow! Galing! Grabe! Pero yun ang sakit ni Kelra. Yasuo! Ah! GL Kai! What? What? Shush! Grabe! Yasuo! Yasuo Intergalactic! Yung second skin! GL card! Grabe! Intergalactic GL card! And it started off with Smart Omega trying to punish Escalera. Pero hindi sila nakalod kaya sakto lang. Na-flicker in si Jackno with a wild charge, pero yung knock-up ni Bentings, look at this, napiilan. Grabe, ang galing, ang galing. Nag-joke si Escalera. Kaya nga, tignan mo, oh. Pinigilan ni Bentings yung ano. Kahit si Escalera, ano, pinrotectan yun talaga si Yasuo. Ang galing nila dun, man. So, alam nilang walang ano si Eto, Max, oh. Out ng over-farmed Lancelot ni SDZYZ. Ito nga, babalik tayo sa laban. First, oh, ang sakit. Kala ko maubos na yan eh, oh. In out. Trades, ang pwede nilang i-trades for the objectives at depensa. Tungan din siya sa OGL card doon. Second skill pala yun! Yung replay talaga nito. Lupit nga ni Kram eh, oh. Kala ko di natatama eh. Si Kram finishes the job. Lupit ni Yasuo. Ano kahapon din siya? Lahat sila may malupit. Yung tumawid sa green, ano, green monster. Yung laser, tinawiran niya para lang makaalis siya. TNC showing up with the mastery of the heroes that they've picked up. Ito ata yung change. Grabe yon, Lods! Pero feeling ko talaga parang magkukulang sila ng damage mamaya, no? Knowing na ang mage lang nila, ano, Kagura. Tapos marksman nila, ano, Brody. Pero ano, may ilang si Kelva dyan sa Kags. Kasi naka-pure damage siya, no? Eh si Kelsey, ano pa, Escalera, magaling manligod yan. Talagang piplikiran. Nako, patay si Kram. Bibigyan talaga nila, pero yung tournament... Ayan no, din mo yung sabi ko, pinikiran ni Escalera, si Kelra. Galing to market niya ni.
That is a nice kick coming in from Benteng. Si Renjo ata may event. Wala na silang marksman. Parang hindi gagana dito yung ano, yung damage niya. Uy, Yasuo with the... Secure ni Yasuo ang kill. Eto Max, di pa na pinatapos. Pero si SDCYZ... Sayang, may lord pa. Kaya nilang mag-lord, no? Kahit walang ano. Kaya ba? Sayang si Chu. Sana nag-lord na lang. 12 minutes lord yan, no? OMG, ang lupit. Nung nangyari doon, sana nang namatay na Esme, out na. Oo, kahit naka-ano ako, makakul ko yun eh. Tingin ko eh. Na-hype sila, na-hype. Galing ni Escalera, flicker oh. Hindi gagano yung ano ni Kelra dyan, no? Kay Escalera na kags. Dapat mag-defensive na siya, no? Siya. Kailangan niya atas mag-Athena. Hindi na tulad kanina, Eve. Kaya niyang walang ano. Naka-scream natin yan. Yan yung grabe mag-gags. Umaabot talaga kay Aung. Ay no, up there niyan. Oh, Lord, 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 Lord. Okay. Na-attack kasi. Kaya niya sana mabuhay, no? Sayang tuloy yung Lord. Level, ganun ulit, no? Ganun ulit scenario niyan, guys. Laban ulit sa Lord. Ano pa naman yan? Level 2 Lord. Sobrang sayang. But for Omega... Nako, ang ganda, mukhang maganda item ni Yasuo. Mga team fights na nakikita natin dito, sobrang haba. Mukhang malefic ano to, ah. Malefic. Nakamalefic ni Yoni siya. Step up if they want to win this one. Ay, nag-DHS. Nako, shes! Nako ka. Nako, Omega ba talagang nakapag ano, Lord. Lord. Yung mga mechanical outplays na smart, Omega, the mindset to just take out the enemy jungler na PNC. 30 seconds without your own jungler. Hingan natin kung pwede nila gawin dito. May outplays ano, walang pagkakabigger si ano, Bentings. Tatlong full bars dito pero apat. Ito na nga ang kukunan. Oh, si Kram! Si Kram! Apat na pwede kumuha sa kanya, naka-flicker out! Uy, nakapag-flicker si Kelra sa combo ng ano. Ubos! Ubos ang TNC! Kailangan may kapalit yung trade-off na yun. Magandang flicker lang ginawa ni ano, ano, na-flickeran niyo yung ano, flicker. Pareho! Chu, tsaka ano. Grabe. Burst ni ano. Walang ibabawas tong ano, bro, di sa Esme. Wala siyang dim ano eh. Wala siyang dominance. Abot pa, meron ta. Naku! Kaya si Chakno. Kita nila. Dito, pero Esme pa rin. Nasaan ang dalawa ni Chakno. Makuha pa, Bentings going on low. Pero si Ryzen focus pa rin sa Lord. Dalawa, dalawa. Pero nakuha na ang Lord! Talagang sinecure din Lord eh. Nag sa TNC, choke ng ano yung TNC yun nung una pa lang. Yung sayang, sabarang sayang nun. Tinan mo kung anong nag-cause ko dahil lang sa kill sa ano, sa Lilia. Nag-kill over objective. Yan, super gritty din ng part na yun. Hindi rin naabot ni Bentings yung clean saktong sa... Pero tingin ko, kung nag-lord pa rin yung TNC nun, mas better na i-lord nila. Ano? Kahit walang ano, red 3. Di, siguro kaya nila yun. Kaya yun. Pero sabi ni Smart Omega, mamaya na itong Lord, anong kung magaling ka... Hindi na nila binash yung tower sa mid. And hindi ito nabigay. On the side of Smart Omega now, they have full control of the map right now. 4,500 gold lead entry. Naka-fear damage talaga si Kera, grabe. For the side of Smart Omega, the end game condition... Confidence siya sa pestuhan niya eh. May mga towers pa siya ng kailangan clear. For the side of Omega. TNC napipilitan dumipensa ngayon simula ng Omega Luminous. Mahirapan yata dito sa TNC dito. Pero lima ang pwede kabantay. Wall from Chaco. SD. Naku! Ang daming na stun. Hindi nila kaya ito kung sa harap sila dadaan. Naku! Ay, wala GG. Ay, gawing boy pa sa SD. Mamimilitan sila mag-regen. Possible push onto hindi nila kakayanin to kung hindi nila mabibigla si Kelra. Ito na, kasi kailangan palikod. Ano eh, si Chakno, magaling din yun mag-ano, mag-drop. Yeah. Maraming ani, maraming pipigil sa kanila eh. Kailangan ng intindihin ng TNC. Somebody needs to take him down. May flicker play din naman po si Bentings. Kayo na ano niya ni Chakno. Galing nila sa depth din ah. Umiikot si Bentings sa mapa. Hindi siya kita ng Omega. Grabe si SD. Sheesh! Ay, nakakakaba! Bakit nakakakaba yun? Gagay, hindi na si Bentings? Ito na. Too late already for TNC and Smart Omega. Naku, laki na ng lead ng Omega. Walang bawas yung ano, hero ng TNC sa ano, frontliner ng Omegas. Pinaka-win rate nila dito, mapatay talaga nila si ano. Mapatay nila si Kelra na wala defensive. Wala naman yata, babawas sila slot game. Ang daming po pronte, oh.
na mahanap yung opportunity. Galing ni Chakno, guys. Si Chakno bumalik nung mga nakaraan, sabi ko, wala guys, si Chakno parang hindi siya effective ngayon. Bumalik ng Chakno. Chak Mamba. Bumalik na yung Chak Mamba bigla. Uy, 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 uy. Parang wala rin papatay kay Ryzen eh. Hindi naman mabe-burst yan ng ano eh. Nang Brody eh. Makita yung conceal flick play mula kay Bentings para mahuli yung Clint. So may bakit. Ano talaga si Bentings talaga mag-ano dito. Alam kasi niya, siya yung main target, siya yung priority ng TNC. And lahat yung nakahanda yung mga pantalas niya. Ayun, nag-ano sila kay Cram. Lalo na kaya ang daming protection. Nakakakaba naman yung ano, bakbakan. Ouch, napupok sila. Nako, nag-conceal na. Conceal play kay Jack Dot, eto Max. SD. Kita sila. First escalera, mukhang maganda pwesto. Pero ngayon na pa, final execution papasok. Andyan na yung Black Sheep. Naku, naiwan si ano. Masyado atang maaga, kaso nga lang may patuntong. Iba-verse yung Lord. And now, Ryzen secures the Lord. Naku, ay, boss. Naku kayo. Ala Diyos ko, ala Diyos ko. Boss, ay parang end of ball. Walang pop, ah, wala na. Walang bawas. Naku, naku, end the ball. Mag-isa ka na lang habang kumpleto pa yung OMG. Nice try. Barangay nag-iingay, pero pinipilit pa rin. Grabe si SD. Gumagawa pa ng ano, last night gameplays TikTok. Based ang gustong diretsuhin. Nice try. Nice try. Nag-chok kasi sila. Pinilit nila yung kill. Ilang beses. Sayang yung ano, sayang yung pick ng second lo, ng level 2 Lord. Nung ano yan, di ba sabi ko, nanalo sila sa Clash pero nonsense din yun kung walang Lord. Yeah, kundi nila ko yung Lord. At pandepensahan ng kanilang Corona. This is nice try. Lugi sila sa late game, lagi ng ano, no? Pero sa bagay game, alam mo naman yung ano, yung drop ng ano, ng TNC. Pero itong game 2, ano, for me, lugi talaga sa late game yung ano, yung TNC. Madali kasi matangki yung ano yung Brody, lalo na pag late game. Madali lang matangki ni. Lalo na mga Karina. So yun, nice try.